Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong araw. Ako po si Alvin, isang tricycle driver. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung alukin ako ng Tito Valco na ako na lang daw ang magmaneho ng tricycle niya dahil lilipat na sila ng bahay, pumayag na ako agad. Sawa na ako sa paglilabor kung saan-saan. Mahirap na nga yung trabaho, sobrang baba pa ng pasahod. Ang usapan namin ni Tito ay kada buwan magpapadala ako ng pera sa kanya hanggang sa mabayaran ko yung tricycle. Madalas na umaga ako lumalabas, lalo na kapag may pasok yung mga estudyante. Matik yan na malakas ang kita. Kapag maulan din o kaya may event dito sa amin, talagang dumadagsa yung mga tao na halos hindi mabakante itong tricycle ko. Pero minsan Sir Neb, lumalabas din ako ng gabi. Okay naman yung pasahero sa ganitong oras, lalo na kapag pumatak na yung alas 8. Sigurado yan na arkila lagi ang lahat ng sasakay sayo. Mapresko yung gabi kaya masarap bumiyahe at hindi gaanong nakakapagod. Hindi katulad kapag umaga. Yun nga lang, mapupuyat ka talaga. Pero sanay naman na ako sa puyatan, kaya okay lang. Ito po yung nangyari sa akin noong 2018. Bale, 3 years pa lang ako noon sa pagiging driver. Gabi yun, mga alauna ng madaling araw. Nakatambay ako sa park habang umiinom ng kape at kumakain ng tinapay. Biglang may sumakay na lalaki. Nagulat talaga ako. Muntik ko pang matapon yung iniinom ko. Sabi niya sa may likod lang ng sampagita. Binilisan ko yung pagkain at saka pinaandar yung motor. Habang bumabiyahe, sinabi ko yung presyo ng pamasahe sa kanya. Medyo malayo rin kasi yung pupuntahan niya, kaya double ride na. Nakita kong tumango yung lalaki. Habang umaandar, hindi ko maiwasang silipin yung lalaki sa salamin ng tricycle. Ang putla niya, lubog yung pisngi at ang gulo ng buhok. Hindi ko alam kung bakit Sir Neb, pero kakaiba yung pakiramdam ko nung oras na yon. Isa pa sa mga napansin ko ay ang dumi ng sapatos niya, pati yung mga kamay. Nung nakarating kami doon sa lugar na sinabi niya, isa lang yung inabutan namin. Yung abandonadong bahay lang ang nandoon. Nasimula pa noong bata ako eh, abandonado na talaga. Malaki yung bahay. Sabi ng mga taga roon, pag-aari daw yon ng isang negosyante dati na nalugi. Pagbalik ko ng tingin doon sa lalaki, wala na siya sa loob ng tricycle. Naglaho lang na parang bula. Hindi ko man lang napansin yung paggaan ng motor. Bumaba ako at nakita ko yung lalaki eh naglalakad papasok doon sa bahay. Tinawag ko siya. Sabi ko, "Manong, yung bayad niyo po." Hindi man lang lumingon sa akin yung lalaki. Ang ginawa ko eh sinundan ko siya doon sa damuhan papunta sa abandonadong bahay. Bago ako makalapit, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Parang may umihip na aircon sa buong katawan ko. Nung maabutan ko si Manong, inulit ko yung sinabi ko. Pero bingi talaga siya. Akma sanang hahawakan ko yung balikat ni Manong nung tumagos yung kamay ko sa katawan niya. Natigilan ako siyempre. Yung bilis ng tibok ng puso ko parang tumatakbong kabayo. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Manong. Hindi niya binuksan yung pinto. Tumagos lang siya at saka naglaho sa loob ng bahay. Tumakbo talaga ako pabalik sa tricycle na halos lumipad na yung sapatos ko sa sobrang bilis. Humarurot ako palayo nang hindi man lang lumilingon doon sa bahay. Hindi na ako naghanap pa ng ibang pasahero nung gabing yon. Umuwi na ako kahit hindi ko pa natatamaan yung kota ko. Ang hula ko Sir Neb, baka siya yung sinasabi nilang negosyanteng nagmamay-ari ng bahay na yon. Gusto niya sigurong balikan yung bahay. Baka may mga alaala pa rin siya doon kaya hindi siya nakatawid sa kabilang buhay. Matapos yon, halos isang buwan akong hindi lumabas ng gabi. Pero kalaunan, nawala rin naman yung takot ko. Yun nga lang, kapag gabi na, kahit magkano pa yung ibayad ng customer,
lagi kong tinatanggihan kapag ang ruta eh malapit doon sa likod ng Sampaguita. Sir Neb, ako po si Lexa, 28 years old. Currently working as TL sa isang BPO company. Isa po itong channel na ito sa paborito kong tambayan, lalo na kapag marami akong free time. Minsan habang kumakain sa kantin o kaya naman kapag matutulog sa sleeping quarters. Marami rin po akong kwento dito sa company namin, lalo na dahil panggabi ang shift ko. Kaya lapitin talaga kami ng mga kababalaghan. Pero ito pong kwento na ito ay hindi tungkol sa akin. Bali, kwento ito ng papa ko tungkol sa nangyari sa kooperatiba nila. Tricycle driver po si papa. High school ako nung maisama siya dito sa kooperatiba na maraming benefits. Siyempre sa mga tulad niyang driver. May isang kasamahan daw sila doon na itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Medyo bata pa at hindi pa masyadong maalam sa kalakaran ng mga ganoong klaseng kooperatiba. May pamilya na raw itong si Kaloy. Tatlo na yung anak. At dahil ito lang ang nagtatrabaho sa pamilya nila, halos araw-araw daw itong umuutang sa kooperatiba ng kung ano-ano. Minsan bigas, sardinas na ulam, soft drinks, madalas pera na nanggagaling sa president noong kooperatiba na si Manong Charles. Tuso raw itong si Manong Charles. Alam niyang talaga namang gipit si Kaloy. Kaya hinayaan niya lang ng hinayaan hanggang sa mabaon sa napakalaking utang si Kaloy. Bawat araw kasi na hindi nababayaran ni Kaloy yung utang niya, mas lumalaki ito ng lumalaki dahil sa porsyento hanggang sa magkakwentahan at umabot sa 100,000 piso ang utang ni Kaloy. Na-depress daw ng malala si Kaloy, sabi ni Papa. Madalas daw nilang makita ito na tulala. Halatang hindi alam ang gagawin sa ganoong klaseng utang. Sabi nga ni Papa, kahit magtrabaho ng magtrabaho si Kaloy ng ilang taon, ay mahihirapan siyang mabayaran ang ganoong utang, lalo na kung pumoporsyento pa rin ito bawat araw. Hanggang sa isang araw nga, ay nalaman na lang nilang nahulog sa isang bangin ang tricycle ni Kaloy. Sabi ng mga nakakita, sinadya raw ng driver na bungguin yung harang sa gilid. Na-recover yung katawan ni Kaloy, pero hindi na ito umabot sa ospital. Halos lahat ng tao sa kooperatiba ay alam kung bakit nagpakamatay si Kaloy. Siguro hindi nito kinaya ang pag-iisip sa kung paano mababayaran yung utang, kaya raw ito nagpakamatay. Sabi ni Papa, parang hindi man lang nakonsensya yung president nilang si Manong Charles. Dumaan yung mga araw. Yung tricycle dati ni Kaloy ay pinarada sa likod ng office ng kooperatiba. Walang ibang gustong gumamit nito dahil bukod sa wasak na, e baka raw may sumpa na yung tricycle dahil nga doon namatay si Kaloy. Tumatambay daw sa likod ng office sila Papa at ilan pang driver. Nagkukwentuhan. Nung biglang lumabas si Manong Charles, kumaway pa raw ito sa kanila. Nung halos nasa gitna na raw si Manong Charles, biglang may tumunog na makina ng motor. Napatingin silang lahat sa tanging motor na nakapark doon, yung tricycle ni Kaloy. Bukas na raw yung ilaw nito at nakatutok sa naglalakad na si Manong Charles. Napatigil din daw ito sa paglalakad kasi walang driver yung tricycle. Tsaka biglang umandar yung tricycle at binangga si Manong Charles na natumba sa sahig. Umikot yung tricycle kahit wala naman ditong nagmamaneho at binalikan nito si Manong. Ginulungan ang leeg at ulo. Kumalat daw yung dugo at kung anong dilaw na likido sa sahig. Halos hindi raw sila makagalaw noon sa takot. Nung wala nang malay si Manong Charles, tsaka lang tumigil yung tricycle dahil na rin bumangga ito sa pader. Umabot naman sa ospital si Manong Charles, pero paralisado na ito. Nadurog ang lalamunan at napinsala yung spinal cord.
kaya habang buhay na siyang hindi makakapaglakad. Sabi ni Papa at iba pang driver na nakakita sa pangyayari, malamang daw ay gumanti si Caloy sa presidente nila. Siguradong ang kaluluwa niya ay nandoon pa rin sa tricycle na yon. Naghihintay lang nung ganoong klaseng pagkakataon. Siyempre walang nakulong sa nangyari. Sa dami ng saksi na nakakita na wala naman talagang driver yung sasakyan. Sabi ng mga pulis, baka raw nag-malfunction yung tricycle kasi nga medyo wasak na. Sa ngayon Sir Neb, doon na nagtatrabaho sa kooperatibang yon si Papa. Bago na yung presidente nila. Sabi ni Papa maayos daw ngayon ang palakad sa kooperatiba. Yung tricycle naman ni Caloy, chinap-chap at pinagbili sa junk shop. Pero sabi ni Papa, malamang daw ay wala na rin yung kaluluwa ni Caloy doon. Siguro dahil nakapaghiganti na ito. Good morning sa lahat ng kapasta natin. Sana magustuhan nyo itong ibabahagi ko sa inyong lahat. Tricycle driver po ako. Reynaldo ang tunay kong pangalan pero Reyna lang ang itawag niya sa akin. Pamana sa akin ng tatay ko itong tricycle na minamaneho ko. Medyo luma na pero kailangan pagtiyagaan kasi nga wala naman akong ipon para ipambili ng bagong tricycle. Ito pong kwento ko Sir Neb ay nangyari nito lang nakalipas na taon. Madalas akong bumiyahe kapag gabi kasi sa umaga naaarkilahan minsan ang tricycle ko ng pinsan kong si Joey. Yun ang sinasakyan niya para makapamalengke sa kabilang bayan. Okay rin naman sa akin ang ganitong setup. At least halos doble ang kinikita ko bawat araw. Isang gabi nga ay sobrang tumal ng mga pasahero. Webes yun. Halos 2 oras na akong naglilibot pero 2 pa lang ang naihahatid ko. Lugi sa gasolina. Pero syempre pinilit ko pa rin makahanap ng pasahero. Kung tatambay lang ako sa isang pwesto, wala talaga akong mahahanap na kahit ano. Dinaanan ko lahat ng lugar na alam kong maraming nag-aabang na tao. Pero wala talaga. Sobrang tumal. Hanggang sa napadpad ako dito sa highway kung saan wala gaanong bahay. Hindi ko rin nga alam kung paano ako napunta doon. Siguro dahil sa kaboringan ng biyahe ko. Habang umaandar, bigla na lang bumigat yung tricycle na parabang may sumakay na tao sa loob. Pero imposible yun Sir Neb kasi umaandar nga ako. Medyo kinilabutan ako nung oras na yon. Pero sabi ko may dala naman akong rosaryo. Walang makakalapit sa akin na masamang elemento. Paglabas ko sa daan na yon, may nakita akong pasahero. Lalapit sana ako nang mapansin ko na nakatingala sa tricycle ko yung mga pasahero. May takot sa mukha nila. Nagsitakbuhan sila pabalik sa bahay na parabang takot sila sa tricycle ko. Nagtaka ako syempre. Nadaanan ko rin yung isa sa mga kakilala kong driver. At maging siya, nakatingin din sa itaas ng tricycle ko. Tinawag ko siya pero hindi man lang lumingon sa akin. Binilisan niya pa yung takbo ng dalang tricycle. Nung makalabas ako sa kalsadang yon, naramdaman ko ulit na parang gumaan na yung tricycle. Tumigil ako, tumayo sa harap ng tricycle at saka tinignan kung anong meron sa taas. Pero wala naman. Sumunod na araw, nakasabayan ko yung kakilala kong tricycle driver sa isang karinderya. Habang kumakain kami, tinanong ko sa kanya kung bakit ganun na lang yung naging reaksyon niya nung nagsalubong kami. At kung bakit hindi niya man lang ako pinansin. Sir Neb, matagal bago siya sumagot. Sabi niya, natakot daw kasi siya dahil sa nakita niya. Pagtingala niya raw kasi, may matandang babae na nasa ibabaw ng tricycle na minamaneho ko. Mahabang puti raw ang buhok at pula ang mata. Natakot daw siya dahil alam niyang hindi tao yung matanda na yon. Una, hindi ako naniwala. Sabi ko baka tinatakot niya lang ako. Pero nakita ko sa mukha niya na talagang natakot siya.
Imposibleng umarte lang siya para pagtripan ako. Kasi hindi naman palabiro yung kakilala kong yon. Sa kabutihang palad, Sir Neb, hindi na rin naman naulit yon. Kung ako ang tatanungin, maaaring aswang talaga yung nasa itaas ng tricycle ko nun. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit siya sumakay o bakit hindi niya ako sinaktan, ay hindi ko na alam. Siguro pasalamat na rin ako sa dala kong rosaryo. Magandang araw sa mga kapasta nating nakikinig. Melvin po ang pangalan ko. Sobrang personal ng kwento kong ito na ibabahagi sa inyo dahil binago nito ang buhay ko. Tricycle driver po ako dati. 6 na taon din akong namasada sa kahabaan ng highway dito sa amin. Naisip ko nga noon na siguro pagta-tricycle na ang magiging hanap buhay ko hanggang sa mag-asawa ako, magkaanak at tumanda. Wala namang problema sa akin kasi maayos naman ang kita ko sa pagta-tricycle. Hanggang sa nangyari nga yung aksidente na bumago sa buhay ko. January yon, katatapos lang ng birthday ko. Medyo malamig yung kalsada. May nag-contact sa akin na isang suking pasahero. Kailangan daw nila ng service papunta sa ospital kasi inatake na naman ng epilepsy yung panganay nilang anak. Walang available na ambulansya sa health center. Nagmadali akong lumabas. Medyo pagod din ako nung oras na yon kasi kagagaling ko pa lang sa buong araw na pamamasada. Pero hindi ko na inintindi yung pagod. Mas importante na madala yung anak nung tumawag sa akin. Pagdating ko doon, sinakay namin agad yung bata. 15 minutos yung naging biyahe namin. At nung ma-confine na yung bata, umalis na rin ako para makauwi na rin ako at makapagpahinga. Habang bumabiyahe pa uwi, nararamdaman ko na yung antok at puyat na ilang araw ko nang nilalabanan. Nung makarating ako sa Road 98, isa sa pinaka-notorious na kalsada sa lugar namin dahil sa dami ng nadidisgrasyang tao, dapat babagalan ko yung takbo ko. Pero gusto ko na talagang makauwi at humiga sa sarili kong kama. Pagliko ko sa mismong kalsada ng Road 98, biglang may dumaan na nakaputing babae. Puti yung damit niya at sobrang haba ng buhok. Doon na nag-slow motion yung mundo ko. Pinilit kong iwasan yung dumaang babae. Pero pagtawid ko ng lane, biglang lumitaw yung dalawang pares ng ilaw na mula sa isang kotse. Bumunggo ako doon at sa sobrang lakas nga ay tumalsik ako palabas ng tricycle papunta sa gilid ng kalsada. Pagmulat ko ng mata, Sir Neb, hindi ko na maramdaman yung kalahati ng katawan ko. Tumingin ako doon sa parte ng kalsada kung nasaan yung babae. Nakatayo pa rin siya doon, nakatitig sa akin. Tapos bigla na lang siyang naglaho na parabang usok sa hangin. May dumungaw sa akin na isang lalaki pagkatapos noon. Nagsasalita siya pero hindi ko na marinig kung anong sinasabi niya hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako sa ospital. Sabi ng doktor, nabasag raw yung tuhod ko sa kaliwang paa. Kaya aabuti ng lampas isang taon bago ako tuluyang gumaling. At kahit gumaling daw ako, ay hindi na magiging maayos o normal yung paglalakad ko. Habang buhay na raw akong iika-ika sa paglalakad dahil sa nabasag na tuhod. Umiyak talaga ako nung sabihin yon ng doktor sa akin. Buti na lang talaga ay nandoon sa tabi ko yung nanay at girlfriend ko na nagpalakas ng loob ko. Ilang araw ang lumipas, dumalaw sa akin yung ilang kakilala na gusto rin magpaabot ng tulong sa akin. Nung maikwento ko sa kanila kung ano yung nangyari, sabi nila, dati pa raw ang mga kwento tungkol sa white lady na nagiging sanhi ng disgrasya sa kalsadang yon. Kahit papano raw ay medyo swerte pa rin ako dahil nabuhay pa ako pagkatapos ng aksidente. Sa ngayon, Sir Neb, nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang cafe na pagmamay-ari ng tita ko. Pabor sa akin kasi hindi ko na kailangan pang tumayo para gawin yung trabaho.
patuloy pa rin ang buhay, sabi nga nila. Joseph po ang pangalan ko. Estudyante sa college. Noon pa man, Sir Neb, ay nakikinig na ako sa channel nyo. Wala pang pandemic noon nung ma-discover ko ito sa Facebook dahil sa isang kaibigan na nag-share ng videos nyo sa wall niya. Ito pong kwento ko ay hindi galing sa akin. Bale, kwento ito ng papa ko na isang tricycle driver. Kayo na po ang bahalang humusga kung maniniwala ba kayo o hindi sa kwentong ito. Basta ako, alam kong hindi magsisinungaling sa akin si Papa. Noong baguhan pa lang daw siya sa pagtatricycle, isa sa mga paborito niyang kainan ay yung kainan ni Manong Arlo. Masarap daw yun magluto at bukod sa lasa ng inihahaing mga ulam, ay mura pa. Halos lahat daw ng tricycle driver sa lugar namin ay kay Manong Arlo kumakain. Parang blockbuster nga raw doon ang pila kapag tanghalian at hapunan na dahil sa dami ng taong gustong kumain. Kahit si Papa nagtsatsagang pumila. Sa pagdaan ng mga araw, parang naging kaibigan na rin ni Papa si Manong Arlo. Madalas daw itong magkwento sa kanya tungkol sa mga buhay-buhay niya dati sa probinsya, na dati raw itong chef sa isang mayamang pamilya kung saan kumikita siya ng lampas 50 mil buwan-buwan. Hindi naman kinukwestiyon ni Papa yung mga sinasabing ito ni Manong Arlo kasi halata naman sa mga inihahanda niyang ulam na may alam talaga siya sa pagluluto. Pero kapag tinatanong ni Papa kung bakit siya umalis sa probinsya at iniwan ng ganoong klaseng trabaho, hindi nakakasagot si Manong Arlo. Iniiba raw nito ang usapan. Sa tagal ng kumakain ni Papa doon, may napansin siya na tumawag ng kanyang atensyon. Sa dulo ng hilera ng mga ulam ay may lalagyan na laging may takip. Namamasdan ni Papa na ang tanging umuorder ng ulam na galing doon ay yung mga customer na nakakotse pa. Madalas tinitake out nila yung order. Nagtaka si Papa kasi ano bang klaseng ulam ang uorderin ng mayayamang tao na kailangan pang dayuin dito sa karinderya ni Manong Arlo. Sinubukan ni Papang sumilip doon isang beses habang wala si Manong Arlo. Pero pagbukas niya nung lalagyan, parang pangkaraniwang karne lang naman daw yung laman nun. Kalaunan, nalimutan din ni Papa ang tungkol sa ulam na binibili ng mga nakakotse. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ni Papa na nagsara na yung karinderya. Base sa mga narinig ni Papa, nakulong daw si Manong Arlo dahil natuklasang nagbebenta raw ito ng nilutong karne ng tao sa ibang customer. Nagkaroon ng lead yung mga pulis nang malamang marami sa mga bangkay sa morgue ang kaduda-dudang nawawala ng walang dahilan. Yun pala, ibinebenta ito ng ilang empleyado roon sa mga karinderyang katulad ng karinderya ni Manong Arlo. Ang mismong market daw nito ay mayayamang tao na may kakaibang cravings para sa mga patay na tao. Talagang nabigla raw si Papa. Ang una agad na pumasok sa isip niya ay yung tungkol sa ulam na binibili ng mga taong nakakotse. Siguradong yun daw ang sinasabi nilang karne ng tao na binibenta ni Manong Arlo. Halos magsuka raw si Papa kasi naisip niya, papano kung pati yung ibang ulam ay nalalagyan rin ng karne ng tao? Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi raw makapaniwala si Papa na may mga tao rin pala na gusto ang pagkain sa mga kapwa-tao nila. Akala niya raw sa pelikula lang ito nangyayari. Nagtaka nga rin si Papa nung hindi man lang naibalita yung nangyaring yun sa National TV. Para daw bang may mga maimpluwensyang tao ang pumigil para mailabas ito sa publiko. Simula noon, hindi na kumain pa sa labas si Papa. Nadala na raw siya. Lagi niya raw naiimagine
yung espesyal na ulam na binebenta ni Manong Arlo.